may ginawa akong conversion para sa ating starter relay na nag-malfunction. Itong kulay blue na ito, ito yung madalas na magkaroon ng problema. Minsan ay tuloy-tuloy ang pag-start, minsan naman ay ayaw talagang gumana, parang ganto. Ayaw niyang gumana, lumalagitik lang, at pinaasa kanya mag-i-start siya kahit hindi naman talaga. Ito ngayon ang aking ginawa. Madalas itong makita nyo sa busina o sa anumang mga accessories na ikinakabit sa motor. Ang ginawa ko ay kinabit ko siya dito sa ating starter socket. Ayan, kung mapapansin nyo, nakakabit na lahat dahil titestingin ko nga kung talagang masusunog ko ang motor ng ating Reba Pips. Fine natin, paanda rin. Ano, ready na kayo? Let's go! Okay, gumana ang ating starter motor. Isabihin, good ang ating ginawa. Kung mapapansin nyo, baklas lahat. Pinagtatanggal ko para gusto ko kasing makita lahat kung ano ba talaga ang problema. Starter motor ba, relay or switch? At ayan na nga, baklas na siya. At ito na nga at bubunutin ko. Yan, dahil papakita ko sa inyo kung paano ko siya ginawa. Ang sabi ko sa kanya ay bumili siya ng male socket. Apat na piraso, subalit ang binili niya ay socket na may wire. Pero heavy duty naman, okay lang. Humaba tuloy. So ito ang ating relay na 12 volts Bosch relay. At sabi ko sa kanya, bumili siya ng heavy duty rin na socket para hindi uminit during starting. Ang relay na ito ay Bosch relay. Yan, pwede naman kayong gumamit ng ibang relay, bahala kayo, pero ako mas may tiwala ako sa Bosch. Alright, papaliwanag ko sa inyo yung number 30 sa relay ay papunta doon sa battery, which is color red doon sa socket. And then yung number 87 ay papunta sa red white, papunta naman sa starter motor. And then yung 85 at 86, bahala kayo kung saan nyo itutusok. Basta ang importante, doon nyo itutusok sa socket ng relay ng starter motor. Pwede naman magkabaliktaran niyang 86 at 85. Basta eto, tatandaan nyo, ang 30 doon papunta sa kulay red. Ang 87 doon papunta sa kulay red na may white. Yan, eto, 87 to. And then, yung dalawang to, bahala kayo kung saan nyo gustong itusok. Huwag lang sa butas ng inyong mga ilong. Yan, hindi talaga uubra yun. Basta itusok nyo kahit saan doon sa maliit. Kung mapapansin nyo, ayun, may pingas nung dalawang to kasi nga maliit yung socket nung starter motor doon sa relay. Yan, kaya piningasan ko. Ito, pakita ko sa inyo yung size. Ayun, oh. Yung dalawa, maliit. Ginaya ko lang yung size niya para sumakto sa butas dito. Ayan, yung butas na yan, yung dalawa dyan, yung nasa ibabaw, maliit yan. Kaya may pingas yung ating socket. Ayan, okay. Sa puntong ito, ipapakita ko sa inyo kung paano itusok itong mga socket na ginawa natin papunta dito sa may starter motor. Itong socket ng starter motor, ayan, sa relay. Unahin natin syempre yung 30 para hindi natin makakalimutan. Yung 30 muna ay supply galing sa battery. Hanapin natin yung kulay red. Itutusok lang natin sa kulay red. Medyo mahirap dahil nasa ilalim, nakasiksik. At hindi makita sa camera, ang hirap mag-dab. Oh, ang haba na ng exposure ng kamay, hindi maitusok. Ayan. Nakatusok na siya sa number 30. And next naman natin is 87. Para hindi tayo maligaw, eto, 87 to. Sa katabi niya lang din yan. At yung dalawang natitira, kahit saan nyo itusok, pwede naman magkapalit yan dalawang yan. Dahil yung isa dyan ay live, at yung isa naman dyan ay sa push start. Yan, live galing sa preno at sa push start. Itutusok lang din natin katulad sa ginawa natin sa tatlong to.
Ayan, ayusin muna natin yung view. Ayan, okay, kita na. Yung 85 at 86, pwede magkabaliktaran yan. Ito na yon. Then pagkatapos natin ikabito, subukan natin pa-start. And then syempre, dapat isecure din natin ang mga wire na to mamaya. At gumana na nga siya. Convincing. Babalutin na natin to. Ayos! At babalutin na nga natin ang wire na ito hanggang sa ibabaw. Lalagyan din natin ang mga spacer. Yan. Tape din ang spacer na gagawin natin dyan para hindi sila magkadikit-dikit during running condition na. At eto na nga ang kanyang itsura. Nakabalot na ng tape. Pinesto na natin dito sa may baterya. Bahala na ang ating repa na maglagay ng cable tie. Yan, dito sa ilalim. Yan. Siya na bahala dyan mag cable tie dahil wala tayong cable tie. At nilagay ko na rin yung socket na puti ng starter motor, starter relay, ayan, para maganda tingnan. Ayos. Ito ay pansamantala lang, pero kung gusto nyo pansamantagal, bahala kayo dyan. Basta gawin nyo sa sarili nyo mga braso. Do it at your own risk.